Hello mga kakasina! Ako po ulit si Ate Angel ng Kasina ni Angel. And for today's video, tuturuan ko po ulit kayo ng another dessert recipe na baka hindi mo pa nagagawa o nasusubukan sa iyong kusina, kaya panoorin ang buong video dahil madali lang po ito. So una, meron po tayo dito ang green jelly powder and then nilagyan na po natin yan ng 3 cups of water. Tunawin muna natin yung jelly powder bago buksan na po natin yung apoy sa ating kalan. Lulutuin lang po natin yan hanggang sa makita natin na kumukulo na yung ating jelly powder. Mga kakusina, gusto ko lang palang i-flex sa inyo itong lutuan natin kasi po ito ay natatanggal po yung kanyang hawakan. So pwedeng gamitin nyo lang to as saucepan o kaya naman pwede nyo rin siyang lagyan kunwari ng mga naluluto nyo ng putahe. Ayan o, nakikita nyo naman sa video. And huwag kayong mag-alala kasi kahit natatanggal yan, meron po siyang lock kapag ikinabit na natin. At ayan na nga mga kakasina, kapag kumukulo na po yung ating green jelly powder o yung ating green jelly mixture, pwede na po natin itong isalin dito sa ating lagayan bago hintayin lang po natin itong mag-set at mag-firm. Habang nakaset aside yung ating green jelly mixture, dito sa ating kasirola, maglagay ulit tayo dito ng water. Takpan lang natin ito, hintayin natin kumulo yung ating water bago maglalagay na po tayo dito ng half cup nitong maliliit na sago. So make sure na kumukulo yung ating water dito sa ating kasirola kasi po mamumuo or maninikit yung sago kapag hindi po siya mainit. So kapag nailagay na yung sago dyan, hahaluin lang po natin ito one at a time kasi ayaw lang natin na maninikit siya sa bottom ng ating pan. Ayan, so hahaluin lang natin to hanggang sa makita po natin na luto na yung ating sago. So paano ba natin malalaman na luto na yung sago natin? So dapat po lulutuin natin lalo na kapag ganito lang kaliliit for 13 minutes. 13 minutes na hinahalo-halo natin yan dyan. Tapos, makikita ninyo na magiging transparent yung kanyang itsura. Kapag ganun na, pwede nang i-off yung apoy sa ating kalan at takpan lang natin yan for about 2 minutes. Kasi po, estimated na cooking time po neto ay 15 minutes talaga. Pero since mainit pa naman, yung tubig na nandyan sa ating lutuan, pwede na siyang lutuin dyan. Tapos takpan lang natin ng 2 minutes na walang apoy. Para umpisahan ng ating recipe for today, dito sa isang mixing bowl, kakailanganin po natin dito ng isang piraso ng avocado. And make sure po na hinog po yung ating avocado dahil po gagamitin lang natin to ng ating kamay para madurog ito. Kapag nailagay na natin yan dyan at nadurog na natin to ng maigi, naglagay lang tayo dito ng konting condensed milk. So bali gagamitin natin dito ay 1 can pero yung konti lang muna kasi ipangdudurog lang natin siya dito sa ating avocado para mas maging malasa. After po noon, ito naman na yung naluto natin na green jelly. So yung kalahati po ay hiniwa-hiwa ko ng maliliit na pa cubes and then yung kalahati naman po ay kinayod ko na para siyang buko. So kapag nagawa na natin yon, ilagay lang din natin siya dito sa ating mixing bowl. Kapag nailagay na natin yung ating green jelly dito sa ating mixing bowl, ilagay lang din natin yung naluto natin kanina na maliliit na sago. So kapag nailagay na yung maliliit na sago, haluin lang po natin ito ng maigi hanggang sa mag-combine sila at lumasa na nga dyan sa ating jelly pati sa ating sago. At ilagay na rin natin yung 1 can or 360 ml ng evaporated milk at ilagay na rin natin yung natitira pa na condensed milk. Kapag nailagay na natin o napagsama-sama na natin yung mga ingredients dito, haluin lang po natin ito ng maigi o ulit hanggang sa mag-combine. Kapag nag-combine na yung mga ingredients na inilagay natin dyan, kakailanganin din po natin dito ng iba pang avocado. Ilagay lang natin to dito lahat. So in total po, gumamit tayo dyan ng 4 na avocados na malalaki and hinog na po talaga siya. So kapag nailagay na yung mga avocados, hinalo ko lang po ito ng maigi bago inilagay ko lang to sa aking chiller para medyo malamig and then after po nun, pwede na po natin tong i-enjoy. At ayan na nga mga kiksina, kapag lumamig na po yung ating dessert, pwede na po natin tong i-enjoy. At ayan na mga kakasina, tapos na naman po ang ating
avocado jelly sago. Kung nagustuhan mo yung ating video, please like and share this video. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel na Kusina ni Angel, please click subscribe button, click mo na yung notification bell, click all para lagi kang updated sa bawat masasarap ng mga luto ni Ate Angel. Yun lang mga kakasina! Thanks for watching and enjoy this video! By the way, kung isa ka din sa dessert lover or avocado lover, say hi Angel sa ating comment box section. Yun lang mga kakasina! Thanks for watching!